Hi! Hello, 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 hello. Magandang magandang hapon sa ating lahat, sa inyo pong mga manonood at ang aking mga kaibigan na palaging sumusubaybay dito sa aming show. Sa aming live streaming show, ang aming online digital show na mapapanood nyo po, tama yan, sa Abante News Online at sa YouTube channel ng Abante at Abante Liling. So, this is Ray Fresh Pumaloy, isa na namang bago. At first time po natin makakatsikahan online itong aking tinuturing na kaibigan na din sa industriya. At talaga namang napakahusay, from theater to movies, nako, to series, to TV. Ay nako, talaga naman sobra. Kahanga-hanga siya. Multi-talented at marami tayong pag-usapan sa kanya. So tutuklan po kayo dito sa aming show kung saan walang atraso sa telling. Sa chika super galing, ang Abante Liling! Okay, palakpakan. Wala kasi tayong mga conduct applause eh, kaya tayo na lang ang pumapalakpak. Pero for sure naman eh, pumapalakpak din kayo para sa amin. Okay, so hindi na natin patatagalin pa. Isa to talaga sa malakasan talaga na, ewan ko ba, lahat na yata ng talent nandito na at kumbaga total package na po, guwapo, macho, magaling kumanta, magaling umarte. Nako, nandyan na at nasa kanya at happy pa ang kanyang marriage life. So please welcome here at Abante Liling, of course, Franco Laurel! Hello! Hi, Ray! Kamusta? Okay lang naman, Frank. O, kumusta ka naman? Kumusta ka naman sa pandemya? Kumusta ka naman sa panibagong ECQ? Ikaw ba ay nababanggot na, nabuburyong na at naiinis na? Eto, wala tayong magagawa. You know, buti na lang kasama ko yung pamilya ko. So, yun na lang yung nagpapasaya sa akin. At syempre, yung pananalig natin sa Panginoon. So, yun lang talaga na, yun lang talaga kinakapitan natin ngayon. Dahil wala naman tayo talagang pwedeng gawin. Kasi nga, diba? Eto, nandito tayo sa sitwasyon na ito ngayon. Pero, let's make do of what we can habang nandito tayo sa bahay. Mm-mm. Paano na bago ang buhay mo? I mean, yung every day-to-day life during the pandemic and then dalawang taon na tayong nag-ECQ? Or iba-ibang queue? Lahat ng queues, di ba? Banana queue, yes. Kamote queue. Well, alam mo, ang laki ng, I mean, nung nagsimula kasi itong pandemya, parang hindi natin alam kung ano ba talaga mangyayari, di ba? And I mean, I don't want to start this in a sad note, but yes. Mag-iisang taon na kasi since my mom passed away, and she passed away, she isa siya sa mga hindi naman siguro nauna, no, pero dahil din sa virus na last year na ano yung mom ko, around this time namin nalaman, tapos sorry. Yeah, lumaban siya until September, pero wala, ito sir time na talaga. So, it's quite hard to be honest with you, no, yung pinagdadaanan natin ngayon, you know, remembering my mom, kasi my mom was always ano eh, was always jolly, full of life, and then dahil lang dito sa virus na to, bigla na lang siyang nawala. So, that's why when I look at this now, parang life is short, so let's make the most of what life has to offer and what we can, you know, let's make the most of what we have, the time we have here on earth. So, yun. Mm-hmm. Na-trace nyo ba kung saan nakuha ni mami yung virus? Yeah, kasi di ba nung time na yung unang, after nung unang ECQ, nag-MECQ, di ba? So parang may designated, hindi lumalabas ng bahay mami ko, may designated errand boy. So yun yung kasambahay ng mami ko. Tapos, siya yung lumalabas, siya yung pumupunta sa grocery, yung mga kailangan bilhin sa butika, yung mga ganun. Kasi hindi pa naman uso yun yung mga home deliveries. Hindi yes. Kagaya ngayon, di ba? So, nung nag-contact tracing, siya pala yung nagkaroon. Tapos, nahawa niya yung buong kasambahay ng mami ko. And eventually, nahawa yung mami ko. So, yun. Mm-hmm.
ang tawag dito, paano naging eye-opener sa'yo ang nangyaring ito at nangyayari pa rin hanggang ngayon? Siyempre, you know, losing your mother is one of the most, or if not the most painful, one of the most painful things that can ever happen to anyone. I mean, ibang pagmamahal ng isang ina. Yeah. And like what I said kanina, yung mother ko, punong-puno ng buhay. She's always, she's the ilaw talaga ng tahanan. And nung nagkaroon kami ng crisis na ganito, family crisis na ganito, talagang mas tumibay yung pagmamahal namin bilang pamilya. At nung pumanaw na yung mommy ko, ginawa lang namin kung ano yung gusto niyang para sa amin, na magsama-sama kami, magkaisa kami, isang pamilya, at nagkaroon din ng reconciliation. So, yun din ang maganda nangyari sa in a way, dun sa pagpano ng mami ko. Although, we wish that she was still here, but, you know, God's timing is always perfect, and she's much happier now in heaven, so... Sorry ha for bringing this up ha, kasi no, medyo okay. Nabalitaan yan at saka napapanahon kasi ngayon. Franco, nagkaroon ka ba, dati ba hindi kayong family, hindi naman yung family oriented, dati ba nawalan ka ng panahon sa family dahil nagkasunod-sunod ang mga trabaho nyo ni Ayen? Kasi pareho kayong in demand actor sa series at meron pa kayong mga ibang ginagawa, hindi ba, aside from doing show business? Hindi naman kami nawawala ng oras sa pamilya dahil talagang priority namin yung oras namin sa pamilya. It's just that I think with what happened to my mom, mas naging yung... Kasi my mom was always yung the glue sa pamilya namin. And I think she wanted, I know that she wanted us to continue that. So until now, kami magkakapatid, very close, and mabuti na rin na kahit pa paano yung father ko, bumalik na rin sa buhay namin at nagkaroon din ng kapatawaran. So that's the healing that happened sa pamilya namin. Ayun, at least may maganda nangyari naman. Meron din naman palang, hindi naman siya sabing maganda nangyari, merong positive outcome din naman na dumating. Kumusta naman ang pamilya mo? Kumusta naman ang mga bagets? Hindi yata sila nakakalabas ng bahay. Hindi na ba kayo nakakalabas ng bahay? The usual things that you do before? Kasi one time, matagal na to eh, nakita ko kayo ni Ayen sa Greenbelt. So naglalakad kayo, paliliit pa yung mga bata noon. Parang feeling ko, parang may mga ganito kayong moment na kinakailan, lumabas, mag-date, kumbaga mag-night out or something, yung mga tipong ganon. Yung dalawang bata kasi, lima yung anak namin, di ba? Apat na babae, tapos isang lalaki. Yung tatlong malalaki na, may kanya-kanya na rin silang mga diskarte sa buhay ko, anong gusto nilang gawin. So, yung panganay ko, yung panganay namin, si Mariela, nasa cast siya ng Marry Me, Marry You ng Dreamscape. So, nagla-lock-in taping siya. Tapos, yung dalawang sumunod, dati kung para lang makalabas ng bahay, kung may kailangan lang bilhin sa, kunyari, sa grocery or basta o bumili man lang ng kape sa labas, 'di ba? Yun yung nakaligayahan na nila yon. Parang sa kanila, wow, nakalabas na kami ng bahay. Tapos si Ayen, na yung dalawang bata, yun yung ang labas lang talaga nila is pagpunta dun sa bahay ng mami ko para makipaglaro dun sa mga pinsan nila. So yun lang yung labas nila, pero ayun, ako ang labas ko lang talaga is pag nagla-lock-in taping ako. Tapos si Ayen, hindi siya makapag-lock-in taping ngayon kasi naka-lock-in taping ako, tapos nag-lock-in taping yung panganay namin. So, mahirap na lahat kami wala. give and take lang muna kami ngayon. At saka delikado rin sa panahon ngayon, no? Lalo na merong Delta variants na parang anytime, anywhere, pwede mong makuha na hindi mo alam.
Totoo yan, at may Lambda na, di ba? Yes. Oo, yes, so yes. As much as possible, kung hindi mo talaga kailangan lumabas, sa bahay ka na lang. I mean, you're safest at home. So, ang ginagawa na lang namin, pag may kailangan kami, nag-order na lang kami online. Minsan, delikado nga yung pag-order ng online. Yung mga hindi mo kailangan, nabibili mo eh. Kaya nga eh, di ba? Para papalis ng anxiety din, hindi ba? To, so, di ba? To watch your feelings na medyo nakaka-depress din yung mga sitwasyon. Oo. So, yun. I mean, wala rin talaga tayo magawa ngayon, but just to be, you know, you're staying home to protect you, yourself, at saka yung pamilya mo. So, yun din ang talagang gusto kong mangyari. Ayan. Si Lucia, ginawa niya ng ano, ng sariling bed dun sa kwarto ko pag nanunod kami ng movies. Oo nga. Ilang taon na itong mga bagets na ito? Okay. Ano mga edad nitong mga anak mo? Yeah, si Lucia, yung bunso namin, she's 3. Tapos si Sofia, yung pang-apat namin, she's 7. So, yan. Ito yan. Work from home. Minsan nagla-live streaming ako. Minsan kumakanta ako or ano. Tapos, para lang may feeling mo, may audience ako. Yung mga anak ko, sila parang nag-cheer sa akin. Pero halatang work from home kasi naka-shorts ako. 'Di ba kita lang naman ito yung sa taas. Oh, ngayon lang naman nakikita sa atin eh, 'di ba? Oh, pero so buti hindi kayo nag-stop na magtrabaho ni Ayen sa lock-in considering na parang hindi niyo naman kailangan mag-work, hindi ba parang ganon? So kasi nga yung banta nga ng, kasi alam naman natin na kahit sa taping, meron tayo nababalita na kahit sa taping, lalo sa ABS-CBN, may mga taping sila na medyo nagkaroon ng infection yung mga cast, hindi ba? So yung mga tipong yeah, gano'n, parang hindi nyo ba naisip na wag na lang muna tayong mag-taping? Kung ano man na meron tayo, anihin na lang natin, i-enjoy na lang natin na hindi naman natin kinakailang magtrabaho muna. Well, you know, work is very important kasi marami tayong gastusin din, di ba? And kailangan talaga natin magtrabaho. And bilang artist din, it also fulfills my passion. At saka, like what I said earlier, no, it's also helping me through my grieving process. Working is also, it keeps me sane. Tapos na kahit papano na hindi ako masyado nalulungkot. Mm-hmm. So, that helps. And at the same time, I mean, ang sabi naman namin ni Ayan nung una, hindi kami magtatrabaho until fully vaccinated na kami. So, yun. Eh, buti na lang. Okay na pwede na kami magtrabaho. So, nung nabigyan ako ng opportunity na gumawa ng serye, eh, tinanggap ko na, tsaka maganda rin naman kasi yung serye, tsaka maganda yung ano eh, yung offer ng ABS. I mean, hindi ako makatanggi sa Dreamscape tsaka sa ABS-CBN. Can we talk about it? Alam ko kasali ka sa casting ng poster ba yon? I forgot the broken title. The Broken Marriage Vow. Oh, The Broken Marriage Vow. Ayun. Yes. Can you tell us more about this? Na kasi masyadong plugging ng ABS-CBN, talagang malakihan, hindi ba? Yes, I'm part of the cast of The Broken Marriage Vow. This is the Philippine adaptation of Dr. Foster ng UK and The World of the Married ng Korea. And sobrang naging hit kasi yung mga shows na yan. So nung in-announce yung ito nakakatuwa nito. I mean, I just want to share this. Nung in-announce kasi that i-gagawin yung Philippine adaptation ng Dr. Foster dito sa Pilipinas. Normally kasi, ako, I'm the type of person na kung para sa'yo, di ba? Kung ibibigay, kung may trabaho para sa'yo yun. And I always believe in that. And for some reason, nung lumabas yung announcement na yun, sabi ko talaga kay God, Lord, gusto ko maging part ng cast na to. Iniisip ko rin, anong role, hindi ko alam. Pero sinabi ko, Lord, gusto ko talaga, gusto ko na magtrabaho.
yun, sabi ko, Lord, gusto ko na magtrabaho. I feel that I'm ready to work and I want to work and gusto ko maging part ng show na to. So, and then a month and a half after, tinawagan ako ng manager ko at sinabi sa akin na si Ricky Gallardo, sinabi sa akin ni Ricky, oh Franco, merong inquiry. Actually, hindi lang inquiry, may offer ang ABS for a new soap. Ah, talaga? Uy, that's nice. Sige. Anong role? Hindi ko pa alam, pero I think it's a, basta nasa cast, tapos I think they're offering you a lawyer. Sabi niya, ah, okay. Anong show? Sabi niya, eh, tamang-tama, nung time na yon in-announce na si Jody, si Zanjo, at si Zijan, at si Sue, ang main leads ng The Broken Marriage Vow. Tapos sinabi niya, yung show ni Jody Santa Maria, sabi niya, oh my gosh! Sabi ko, oo! Okay! Umu-okay na! Bakit? Ba't ka sobrang tuwan-tuwa? Oo naman, oh my gosh, sabi ko, Ricky, pinagdasal ko yan. Sabi ko, gusto ko talagang gawin yung show na yan. Sabi ko nga, kahit anong role, okay sa akin. Maski nagtitinda ng balot sa labas ng, okay lang sa akin yan. So, yun, blessing, sobrang blessing sa harap talaga ng pakiramdam nung na-offer sa akin yung role. And no second thoughts, I accepted it talaga. I mean, and just the fact that I'm part of the show and it's one of the milestone shows of ABS-CBN, especially in this time. Yung panahon yes. na ito ngayon, di ba? I mean, sa pinagdadaanan ng ABS-CBN, how can I say no to a network that has been my home and that has been so good to me all these years? Yes, yes. Nakapag-start na kayo ng taping, natapos mo na ba yung isang season dun sa lock-in at gaano kahaba itinagal itong lock-in taping mo sa show? Well, ang lock-in taping namin usually is 2 weeks and natapos na yung cycle 1 namin. And I was in Baguio for a week. Yung 1 week lang ako nasa... pero yung 1 week na yun, dun ginawa yung mga eksena ko. Pero marami pa rin kailangan natapusin. So, I'm sure trabaho talaga kami sa cycle 2 and cycle 3. Gaano kahirap ang lock-in taping? Ang dami mga proseso, hindi ba? May swab testing pa, tapos you have to wait for the result pa yata. Tapos, hindi ka pwedeng lumabas kapag nagpa-swab test ka. That was before, that was last year. Yun yung alam kong process. And then, andun ka lang sa loob ng hotel mo or sa sa holding area mo, di ba? O sa room mo, hindi ka pwedeng lumabas. Bibigyan ka lang ng... Nakikita ko lang to ha, dapat baon mo na lahat ng kakainin mo or bibigyan ka lang nila, susupplyan ka, hindi na kayo pwedeng kumain ng sabay-sabay. Oo, feeling mo talaga, OFW ka. Kasi yung ginawa namin, yung proseso namin ngayon, no, is 1 week home quarantine, 1 to 2 weeks home quarantine bago ka magpa-swab test. So, kunyari, ang akyat namin sa Baguio is, let's say, for example, August 18. So, August 18, dapat maakit ka na ng Baguio. So, August 17 ang swab test mo. So, dapat a week or two before the swab test, home quarantine. As in, honesty system na lang talaga. Hindi ka talaga lalabas. So, ng bahay. And, syempre, I'm not just doing this for myself. I'm doing this for my cast members, lahat ng production, lahat ng team, di ba? So, hindi ako lumabas. And then, nag-swab test. Tapos, paglabas ng swab test, usually, the next day, makukuha mo na yung resulta. And then, the following day, umakyat na ako ng Baguio. And then, pagdating namin sa Baguio, prepare na. Tapos, the next day, taping na ako. So, basically, meron akong... one day ng pahinga, hindi rin pahinga kasi ako parang bit ko yung buong bahay ko eh. I mean, kasi pagdating mo sa hotel, dun ka lang talaga sa kwarto mo eh. Hindi ka rin talaga rin pwede lumabas. Hindi ka rin pwede makihalubilo ng kasama ng ibang mga artista unless, kunyari, may meeting at kailangan naka-face mask at face shield.
Hindi ka pwede lumabas ng kwarto na hindi ka naka-face mask and face shield. So, yun. Tapos yung pagkain mo, dadalhin lang, may table or upuan sa labas ng kwarto mo. Tapos, ilalabas okay. Dun yung ilalagay dun yung pagkain mo. Tapos, ano na lang, kakakatok, nandyan na po yung pagkain. As in, okay, thank you. Tapos kukunin mo na yung pagkain. Tapos kakain ka. Tapos pagkatapos kumain, ilalabas mo ulit para kukunin nila yung pinagkainan mo. So, ganun yung proseso namin. Tapos, pagdating namin sa taping, dapat ano na kami, talagang ready na sa hotel pa lang. Or, sa kaso namin, nasa hotel kami. So, kumbaga kung ano yung outfit mo para sa first scene mo, suot mo na para pagdating mo sa location, blocking na, tapos salang na kaagad. Mm-hmm. At ikaw para, din ang Para may traffic din, kumbaga para safe din sa lahat, yung hindi ka na masyadong naghihintay na matagal sa location, para kaya maganda nga rin yung proseso nila, parang, ito yung eksena mo sa araw na to, tatry mong tapusin yan, tapos kung maghihintay ka, sandali lang. So sinusunod din talaga ng ABS-CBN yung oras. Yun yung maganda doon. Talagang, at saka may safety officers din kasi kami, so talagang tinututukan lahat. Somehow ba, nakatulong to yung ganitong sistema para mas bumilis at mabago yung dating nakaugalian na medyo nagtatagal, tapos nag-exit pa ng working hours, at masyadong, hindi naman sa ABS, no, sa iba, pero sa lahat, I'm speaking general na masyadong na nagagamit yung mga artista sa trabaho and all. Yung maganda kasing kinalabasan dito is kaya naman pala. Kaya naman pala na mag-start tayo on time and mag-end tayo ng after 12 hours. Kaya rin na gawin na, hindi naman sa mabilisan, pero kumbaga lahat kasi ang maganda dito is dahil meron tayong time constraint, meron tayong time limit, lahat, alam mo yung walang bumabanjing-banjing, lahat talagang pagdating mo sa set, talagang, trabaho na, work mode. So, kung may tsikahan man, in between takes, or habang naghihintay ka, pero pagdating talaga doon, talagang kita mo lahat na sa trabaho. And I think, and yung disiplina talaga nandun. So, yun yung maganda ng nangyari dito sa prosesong ito. Sa palagay mo kaya, dapat na itong i-adapt ng industriya, ng ating industry, yung ganitong sistema para at least mas mabawasan nga yung gastos or mas ba, hindi ko alam eh. Kasi may hotel pa kayo eh, di ba meron ganyan? Dati kasi di ba holding area lang, di ba mga ganito, tapos magpupian yung mga tipong ganon. Sa palagay mo, dapat na ganitong, yung ganitong sistema i-adapt na sa showbiz para mabago na yung sistema? I think, with everything that's happening right now, 'di ba? Yung nangyayari sa buong mundo ngayon na hindi natin alam kung hanggang kailan natin gagawin tong lahat ng protocols, lahat ng health protocols, kasi hindi, and I mean there's a new variant that comes in, tas lahat ng queues na nga nangyayari, 'di ba? ECQ, MECQ, GCQ. So, with everything that's happening now, I think it's becoming the new normal. So, dahil nasasanay na rin yung industriya na mag-work ng ganito, I think it will carry on even when things start to normalize, na mas magiging mabilis, efficient, and kasi alam mo yung maganda dito, dahil lahat nasa work mode, yung hindi ko sinasabi yung output ng iba hindi maganda. No? Lahat naman maganda, pero dahil lahat siguro concentrated and lahat gustong matapos ng within that time frame, nagagawa na talaga, nabibigay na nila yung kung ano kailangan. It reminds me so much of yung disiplina namin sa teatro. Kasi sa teatro, kasi yung pagdating namin sa teatro, walang superstar kasi dun eh. Whether may pangalan ka bilang artista o baguhan ka o veterano ka ng aktor, pagdating mo kasi sa rehearsal, lahat nandun. Eh, hindi ka pwedeng mag-relax, hindi ka pwedeng ano. So, kailangan prepared ka na, memorize mo na yung linya mo.
alamin mo na yung blocking mo, alamin mo na yung choreography mo, yung kanta mo, lahat. And dahil doon na le-level up mo yung quality ng work mo. So pagdating mo sa show mismo, alam mo na yung ginagawa mo. And I think yung kung ano yung disiplina na natutunan namin sa teatro, ngayon na parang nai-implement na rin dito kasi pagdating mo talaga sa set, ano na eh, nagulat kasi ako dati, nasanay ako, di ba, pagdating mo sa set, kape-kape muna, relax-relax, ganyan. Pagdating mo kasi sa set, naka-set up na yung ilaw, naka-set up na lahat, nandun na yung camera, ready na. Kumbaga, ikaw na lang yung iba-block na lang ng director, tapos take na, ganun. Tapos kasi pakatapos na eksena mo, kunyari tapos na yung mga sequences mo, babalik ka na sa hotel o sa resort o dun para hindi ka mas nagsistay na matagal dun sa set. So yun yung maganda rin dun. So parang lahat you're on your toes. Yun yung maganda nun eh. So I think maganda nun makikarry on ito after kasi naging parang nakasanayan na rin ng tao na kaya nating gawin ng mabilis at maganda yung trabaho natin. Mm-hmm. Kumusta naman si Jody, si Sanjo, si iba pang mga nakasama sa taping na to? May pagbabago ba sa treatment or sa alam mo dun sa buong proseso or sa sistema kung paano kayo umaarte, kung paano niyo tinatrato ang isa't isa o ang bawat isa? Hello, ang maganda dito kasi kami dito, talagang hindi mo walang pastar. Lahat isa kaming pamilya. Yun yung maganda rin dito eh. Dahil we're in this together, magkasama kami, wala kaming choice na kung hindi talaga kami magkakasama. We really, kahit pa paano, since hindi rin kami pwedeng magtipon-tipon, no? Pag nandun kami sa set, ano kami, isa kaming pamilya and yung respeto namin sa isa't isa. So when we're there, I love working with Jody because she's such a she's such a giving actress. Napakahusay niya talagang artista. At saka yung importante sa akin yun eh, yung para pag-giving yung actress, pag may inabato, binato sa'yo, may magandang ibabato ka rin sa kanya. So nagtutulungan kami. And ang sarap din katrabaho sila Zanjo, sila Sue, sila Zayjan, sila Jody, ayun, sila Angeli, sila Sandino, sobrang Tito Ronnie, si Kuya Ronnie Lazaro. So yun, isa talaga kami pamilya. Ha? Kailan pa lalabas to, palagay mo? Next year pa to. Next year pa kasi ang nasa projected timeline namin next year pa ipapalabas to. Kasi pwede naman cycle, tayo, no? First cycle pa lang natatapos namin eh. Talaga? Oo, so meron pa kami second, third cycle. So, medyo matagal-tagal pa to. Mahaba-haba pa. May iba lang tayo, Franco. Very, very transparent ka naman. At the same time, may kita ko naman sa mga news, yung tungkol kay Hassan Jeffrey. I hope you don't mind na tatanong ko kung Laurel na ba ang apelyado ni Jeffrey? No. Ni Hassan? No, he still carries Bulkiya. Oo. Ay, hindi ko naman kasi pwede siyang i-adopt dahil anak siya ng first husband ni Ayan. So, and yun. Hindi siya naghahanap na gusto niya pumunta ng Brunei or, di ba? Well, prior to the pandemic, madalas siya doon. Kasi malaki na rin si Hassan. He's 25 years old. So he spends a lot of time with his dad pag nandun siya. Kasi now, because of the pandemic, it's hard. It's hard to he can go, pero alam mo, pagdating niya dun, kailangan mag-quarantine din siya ng 10 days bago niya makita yung dad niya. And hindi rin natin alam. So pagbalik niya dito, kailangan din siya mag-quarantine ng 10 days. So alam mo yung logistics lang talaga ng lahat na to. It makes it very difficult. Pero they talk naman kasi quite often. Eh. So
hindi siya required bilang royalty na tumira sa Brunei, or alam mo yung tipong meron kang duty bilang isang royalty na doon. Yung mga ganong setup, meron bang usapan na dapat at the age of ganito eh dapat na doon ka, you have to perform your duty as a royalty, or okay lang na nandito ka sa Pilipinas living your life as a normal or common tao? I think in Hassan's case kasi he gets the best of both worlds, like what you said, when he's here in the Philippines he really lives a life of just like a normal person. And when he goes back to Brunei, he lives a life of member of the royal family. So yun yung maganda dun sa ano niya. Pero ang maganda rin kasi kay Hassan is very grounded and very down to earth, and he's so unaffected. And hindi naman siya required to ano, because ang maganda rin I think with this setup with his dad is that his dad allows him to do whatever he wants, and you know, if he wants to do something over there, then that's the decision that Hassan will have to make, and I'm sure his dad will be welcoming with that. So yun ang maganda eh, parang hindi naman siya talagang required. Pero alam mo, ano siya, parang nababasa ko sa news din, nagbasa din ako, na parang he's into entertainment na rin, hindi ba nagdedirect siya ng mga pelikula or something. Basta meron siyang ganun, nababasa ko sa ano. Yeah, mahilig kasi siya sa film, mahilig siya sa movies, and he's so engrossed in it. Pero ang talagang pinagtutunan niya ng panahon ngayon is Muay Thai. Na he discovered the passion nung kasi he was kind of big, medyo malaking tao siya, san over parang mga 190 pounds siya nung time bago nung nagsimula yung pandemic, kasi nga parang wala kang ginawa kundi kumain. And then nung last year nagkaroon siya ng switch, para sabi niya, you know, I need to change my lifestyle, I need to start working out, and I need to be fit. Alam mo, naging ano siya, ha? Naging kursigido sa Muay Thai, and he lost over 90 pounds. What? Yeah. Hindi naman na 190, no? He already lost more than, not 90, sorry. Lost more than 50 pounds pala. Sorry, 50 pounds. He lost more than 50 pounds, and he's down to 140 plus now. Wow. And, yeah. So, yung and dedicated siya talaga almost every day nagte-training yan, and then and minsan may coach siya, minsan dahil kadalasan, 'di ba, hindi naman. So ang nangyayari, ano na lang talaga, binibigyan siya ng routine ng coach niya, tapos nag-workout siya, nagre-research, tapos ano yung bahay nga namin, ano na eh, mukhang yung isang sala, yung sala namin ginawa niya ng dojo. As in, talagang parang training, ano, gym. Training ground. Oo, training, talagang yung sala namin, inurong namin yung mga sofa, tapos naglagay kami ng yung rubber mat, yung heavy duty rubber mat na pang gym talaga. So yun yung linagay namin doon, tapos major workout, tapos lahat ng equipment nandoon. And then makikita mo, if you follow him on Instagram, makikita mo sa kanyang Instagram yung workout routine niya. Dahil, di ba, he's into film. So, siya na rin nagdidirect ng videos niya. Siya nag-edit ng videos niya. So, ang ganda-ganda nung pinapakita niya ibang routines niya, kung ano. At saka yung maganda sa kanya, may serious and may fun moments yung videos niya. Mm-hmm. Alam mo, ang ganda ng pagpapalaki mo sa mga anak ninyo, no? Especially kay Hassan, hindi naman kasi talaga, alam naman natin, hindi ba, na iba ang tatay or ibang ano. Pero grabe din yung dedication nyo sa family, kung paano nyo hinubog para maging maayos at disiplinado at mababait itong and talented itong mga batang to. You know, we're just so blessed to have our children as loving and as ano. Ayan and I really make an extra effort to really raise them to be grounded, down to earth, and grateful. Ayaw namin silang palaki na entitled,
Even if you know you can give them whatever they want, hindi yun eh. You have to earn it. You have to, parang instead of like, do you want it or do you need it? Because if you need it, we'll give it to you. But if you want it, you work for it. And so yung maganda dun is si Mariela, she's an actress and she also does, she bakes, she has a business, yung Golden Dough. She bakes cookies. So, yung nagkakakitaan yun, and she's already earning it. She pays for her own expenses already. And then si Angia is also starting to be an influencer and she composes her music. And she, if you follow her on Instagram, yung makeup niya, yung she joined this contest, yung Vice Cosmetics, ano yung pagandahan ng makeup. Ang galing niya mag-makeup si Angie, and she composes and she records her own music. So, nalalabas nila yung artistic side nila. Tapos si Sophia at si Lucia, yun, ay my gosh. Sobra kami blessed to have these two babies kasi ang sarap. I mean, Ayan and I are in our late 40s already. So parang nakakapambata para sa amin, yung mga dalawang bunso namin. Maraming salamat, Franco. Thank you so very much for giving in this interview. First time to have you. Sana sa mga susunod na mga episodes namin, maimbitahan naman namin kayong dalawa ni Ayan. Ano, yes, together. Of course. Yes, thank you so much for having me, Ray. Alam mo, I just want to say, alam mo, Ray, after all these years, talaga yung tama yung pangalan mo, Fresh. You still look so fresh. Thank you. Wala, dahil maganda lang yung lighting natin. Natural light lang talaga yan. Nasa bintana lang talaga ako actually ng bahay. Anyways, any more message you want to impart or something before we end this interview? Yeah, I just want to thank you so much, Ray, for having me over. And I just want to tell everybody out there to hang in there, stay strong, and keep safe. And stay home if you don't need to go out. Importante talaga na ang kalusugan natin at ang pangahalagaan natin ang ating kalusugan. At I'm just praying for everyone to just really be strong, and with God malalampasan natin lahat to. And I just pray for good health and safety for everyone also. And thank you very much for having me, Ray. Thank you, the pleasure is mine, Franco. Thank you and God bless and good luck sa iyong serye. So salamat. Ayan po mga kante, Mr. Franco Laurel, and I hope naman nakapagbigay kami sa inyo ng isang magandang interview na talaga namang na-appreciate ko ng bonggang-bongga. So, this is Ray Fresh Puman, and nagsasabing tutukan ko lang kayo palagi sa aming show. Kung saan walang atrasa sa telling sa chika, super galing ang Abantel Liling! Bye! Thank you, Frank! Thank you, Ray! Bye!